Commission on Election Chairman na Honorable Attorney George Erwin Garcia. Chairman Erwin, sir, maayong buntag. Good morning. Maayong buntag. Magandang umaga po mga, sa ating mga kababayan, Sir June. Magandang umaga sa iyo. Opo. Sir, in less than a month ay kampanya na po opisyal ng ating BSKE. Kamusta, sir? Ano ho ang inyong assessment so far? So far po, Sir June, siguro po mapapansin niyo naman dyan sa inyo sa Davao, kahit sa buong Pilipinas, mapagmamalaki natin na una muna naging napakaayos yung filing Opo. Ng certificates of candidacy natin. At talaga namang halos walang alingas-ngas o walang kaguluhan na nangyari. Dito naman po sa ngayon na kung saan naghihintay tayo ng kampanya sa October 19 to 28, kung napansin din po ninyo, wala halos nakasabit ng mga campaign material o mga posters sa kahit na anong mga kalsada dyan sa Davao. Dito po sa buong Pilipinas, ganyan din po. Sapagkat kahit paano sumusunod yung ating mga kandidato sa ating pinapatupad na no premature campaigning. Eh, mayroon po mga iilan na mga makukulit na talagang makakapalang pagmumukha. Kaya po yun, nagbabiolate ng ating prohibition sa premature campaigning. Sir, isang clarification lang. Yung bang politiko, sir, ay pwede bang itaas niya ang kamay ng isang kandidato sa October 30? Actually po, pwede po yun. Sapagkat ang ibig sabihin daw po kasi sabi ng Korte Suprema na non-political nature ng barangay election ay ibig sabihin lang nun walang partido political ang pwede takbuhan ng isang kandidato sa barangay ng SK. So yung pong pag-i-endorse, aminin po natin, yan po ay pinapayagan ng ating batas. Si Kapitan ba, sir, o si Kagawad ay pwedeng tatayo sa entablado kung sakasakali man? Ay, kung sakasakali po, pagka ginawa niya ngayon yan, premature campaigning yan. Pag ginawa po niya yan, mas marapat na may magreklamo sa atin o mapicturan man lang. Action yes, na natin yan at bibigyan natin ng show cause upang simulan yung proseso ng pagpapadisqualify o pagpapadisqualify ng kasong kriminal na may isa hanggang anim na taon na pagkakakulong. Hala. Sir, gun ban implementation, kamusta po? So far po, may 1,000 na na-apprehend natin. Meron talaga, Sir June, na yung bang hindi nakikinig. Naku. Meron talagang pasaway, meron bang awang ko ba kung anong nasa isip. Sabihin na natin mayayabang na ilan nating kababayan na nagdadala pa rin ng baril. Sinabi na ngang may gun ban, sinabi na ngang hindi ito pwedeng labagin. Ganun at sila makikita at mahuhuli sa ating mga checkpoints. Ay ganun pa rin. Pero at least po, ang importante, Sir June, na pagmamalaki din ng Commission Election kahit paano. Wala tayong na-receive na kahit isang reklamo against any checkpoints ng Commission Elections na pinapatupad po ng ating Philippine National Police. At talaga namang limited lang yung mismo mga nag-checkpoints sa tinatawag na visual search. Okay. Sir, down to my last two questions, sir. Ang tingin ng iba, assessment ng iba, baka yung boat buying and boat selling will now go digital. Do we have enough safeguards, sir? Ay, naku, kausap po namin ng Paymaya, GCash at iba pang mga platform. Kausap din natin ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang Anti-Money Laundering Council. At talagang sinabi natin, maghuhulog o magpapadala ng, madamihan yung volume ang pinag-uusapan po natin dito. Di atin pinag-uusapan yung amount. Yung volume, madamihan, 300 tao kagad, 1,000. Ay, naku, yan po, ipipresume natin yung nagpadala na engage sa boat buying. Okay, so mag-monitoring tayo, sir, for the number of persons na papasahan ng pera. Tama ba yun, sir? Ay, isasubmit po sa amin ng mismo mga platform, yung mga listahan na nagpadala ng napakadaming volume sa isang araw, sa isang bagsakan. Okay. Sir, concern namin sa Davao ay merong dalawa kaming area, sir, under areas of concern. Kamusta po, sir, sa hotspots natin? Okay po. Hindi pa po sinasubmit sa atin yan ng inyo pong yung tinatawag na PAPJSCC at yung pagdidesisyon na ng COMELEC. Sa kasalukuyan naman po talaga may pinpoint ang PNP na 27 na possible hotspot areas. Subalit po yung kanila pong kina-countercheck at pina-final ay sinihintay yung parehas na findings naman po ng Armed Forces of the Philippines. So asahan po ng mga kababayan natin, hintayin natin bago matapos ang buwan. At maalamin natin kung yung mismong binabanggit niyong dalawang areas ay talagang kasama sa tinatawag na hotspot areas ng Philippine National Police. Yes, sir. Just for the record, for context, sir, Davao del Sur at I think Davao del Norte. Okay. Sige po. At yan po ay masidihin natin mamanmanan at itingnan. At hindi po porket may nagkaroon ng violence sa hotspot area na kagad na dapat ilagay sa COMELEC control. Dapat din natin isipin, Sir June, na itinitingnan natin yung kapakanan ng mga kababayan natin, ang ekonomiya, ang turismo, at yung normalidad
ng pamayanan. Okay, sir. Meron pa kayong pinali na tagubilin, sir? We have 30 lagi, seconds. Sir. Lagi natin pinagbibilin, Sir June, sa pamamagitan ng iyong napakalawak na programa. Salamat na, po. Basta sa mga kababayan natin, huwag na pong iboboto yung mga lumalabag sa batas na mga kandidato, yung mga pasaway. At ako yung gusto kong mag-express ng sama ng loob na bakit na iilan ng mga kabataan, ng bata pa lang, lumalabag na sa ating mga patakaran. Di ba dapat pagkakabataan, lalo pat ino-offer ang sarili na maging leader ng bayan sa kinabukasan, dapat sila mismo ang nangungulang modelo ng mga kasamahan nila sa kabataan. Okay. Maraming thank you sa inyo, sir, and more power sa Comelec, sir. Thank you. Salamat po, Sir June, at mabuhay po ang inyong programa. Thank you very much. Professor naman, Attorney Commissioner Chairman Maygala sa Commission on Election, our friend Chairman George Erwin Garcia.